Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin itong TWS L13 Wireless Bluetooth Earphone. So stay tuned guys! And so welcome back guys. So sa lahat ng mga Bluetooth earphones, ito yung isa sa mga pinaka super budget talaga na mabibili niya guys. Bali, ang presyo nito is naglalaro to 250 pesos to 300 pesos, depende sa seller. And habang ina-unbox ko siya, magti-thank you ako sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa PinoyTube. At sa mga subscriber na walang sawang nanonood, nagla-like, nag-share ng mga video namin. And so, itong in-order namin na TWS L13, dumating lang siya dito sa ganitong bubble wrap na casing. Parang pinaka-standard yata yan sa mga Chinese. And medyo UP-UP na yung dumating sa amin. Siyempre, depende yan sa magdi-deliver kung gaano ka balahura yung magdi-deliver sa inyo. Ngayon, ito yung TWS L13 na manual. So, mas maganda na basahin natin to kasi English naman yung kanyang mga instruction. And dito nyo makikita or mababasa kung paano i-operate ng tama yung L13 nyo na Bluetooth earphone. And so, meron siyang kasama na micro USB to USB na charger at syempre yung pinaka earphones na tsaka yung charging case niya. So yung earphones ng L13, meron siyang 50 milliamp na battery. Yan, capable siya ng 4 hours to 3 hours na music time. Syempre, depende sa kung gaano kalakas yung volume nyo. Ngayon, kung ayaw nyo ng mga soft touch na earphone, so advisable sa inyo tong L13 kasi meron siyang physical button na pipindutin. Kasi yung iba ayaw nila nung mga soft touch. Kasi yung soft touch, masagi mo lang ng konti, pag mahawi mo yung buhok mo or yung tenga mo, magpo-pause na or magpi-play na yung movie mo or yung music mo. Samantalang yung mga may physical button, literally kailangan mo siyang pindutin. Yan. Naririnig nyo guys? Kailangan nyo pindutin para gumana siya. And yung casing naman niya is very basic lang din. 300 milliamp naman yung kaya niyang i-charge. Yan. So, basic lang to. Wala tayong mga LED light. Talagang earphone lang siya. Yan. So, pag nag-charge siya, nakikita nyo, may LED light. So, tingnan natin, baka baliktad ako ng kabit. Yan. So, pag may ilaw siyang ganyan, makikita natin na nag-charge na yung L13 na earbuds. And para ma-charge naman natin yung charging case niya, kailangan natin siya i-charge ng 1 hour. So, ang rated volt niya is 5 volts voltage. Yan. So, ang Bluetooth connection nito is Bluetooth 5.0. So, syempre, maximum distance niya na kaya is 10 to 15 meters. And yung delay naman, nakadepende kasi yan kung gaano kalayo tayo sa source material. Halimbawa, yung smartphone nyo, gaano ba siya kalayo dito sa L13. Ayan. So, habang nag-charge siya, makikita natin dun sa mismong kabitan sa likod na may LED light indicator siya na kulay blue. Ayan. So, i-prepare na natin siya sa smartphone ko para malaman natin kung gaano siya kabilis mag-pair. So, kukunin ko lang yung smartphone ko, guys. Ayan. So, para ma-pair siya, tatanggalin natin siya sa casing. Ayan. So, ang pinaka-on niya, guys, kailangan natin siya pindutin ng 3 seconds. Yan. And so, pag umiilaw siya ng ganyan, yung blue-red, naghahanap siya ng pagpipairan. So, pupunta tayo sa Bluetooth smartphone natin, sa settings, bubuksan natin yung Bluetooth. Yan. So, naghahanap siya ng source. And tapos, pag na-detect na siya ng smartphone nyo guys, lalabas siya na L13. Ngayon, i-click na natin yung L13 para mag-pair na yung smartphone at yung earphone. And so, ngayon, connected na siya dito sa earphone natin. So, titestingan natin yung sound quality niya kung okay ba siya. So, magbubukas tayo ng Spotify.
Ngayon, yung pinakadulo niya is silicone rubber din siya. And dahil mura nga lang siya, walang kasamang free na silicone rubber. And kulay puti siya. And ang available na kulay nito, guys, is black, itong blue, tapos pink. Ayan. Ngayon, nakakabit na siya ngayon sa tenga ko, guys. In terms of sound quality, for the price of 250 to 300 pesos, grabe, sobrang ganda ng sound quality ng L13. Pinakikinggan ko ngayon yung music ni Charlie Puth na Cheating on You. Madaming bass to and maraming mga tweets. Maayos ko namang naririnig yung tweet at yung bass. Hindi naman na overpower nung bass yung boses ng singer and yung mga ibang instrument. Sound quality, pasado siya. And build quality naman niya, makikita naman natin na syempre, ABS plastic lang to. And okay naman. Pati yung casing niya. So for its price, swabe na siya. Pag i-charge naman natin yung L13, guys, malalaman natin na nag-charge siya pag may blinking na red light dito sa likod. Tapos, full charge na siya pag nawala na yung ilaw. Ayan. So, madali lang naman i-operate yung L13. So, yun nga yung sinabi ko, mas maganda na basahin natin yung manual para alam natin i-operate. So, ipapakita ko lang yung pinaka-basic na pag-operate sa kanya. Para ma-turn on yung L13, kailangan lang natin pindutin ng 3 seconds yung right side. So, magkoconnect na siya, guys. Maghahanap siya ng mapagpe-pairan na smartphone. Ngayon, pag nakapag-pair na kayo, sasabihin ng earphone nyo na connected. Tapos, sasabihin niya, left channel, right channel. Ngayon, minsan, nagkakaroon ng error, hindi na sasama yung left side. So, ang gagawin nyo lang is, ipipress nyo lang yung left side din ng 3 seconds, tapos magta-turn on na siya, pareho na silang gagana. Ngayon, kung mahilig kayo makinig ng music, pipindutin nyo lang ng isang beses para ma-pause or ma-play yung music. Yan, so nakita nyo, guys, nag-pause yung music natin. So, pag pinindot ko isa pa, magpi-play na siya. Pag dinouble tap ko yung left side, pupunta siya dun sa pinaka-start ng music, isa pang double tap, next song na yon. Ngayon, pipindutin ko naman yung right side, guys, para ma-next song tayo. Yan, so nakita nyo, naging Before You Go by Lewis na. Ngayon, kung nagtataka naman kayo kung paano siya, or gano'n siya kalaki pag suot-suot, so ito yung L13 pag nakasuot. And in fairness, maliit lang yung tenga ng asawa ko, and kasya naman, and maayos naman niyang naisuot yung L13. In terms naman of video calling and call function, gumagana naman ng maayos yung L13 pagdating sa pagtawag. And tinry namin ng asawa ko siya gamit yung Facebook Messenger. So pag Facebook Messenger or yung mga ibang app ang gagamitin, kailangan mismo pindutin nyo sa smartphone nyo para i-accept yung call. Pero kung tawag naman siya from data tulad ng sa mga smart globe, itatap nyo lang ng isang beses yung earphone to answer call, tapos tap naman again to end call. Sa voice quality naman ng mic niya, maayos naman ako naririnig ng asawa ko sa mic ng L13. And maayos ko rin naririnig yung boses niya. So, passable naman yung quality ng L13. Ngayon, yung tibay nito, guys, syempre hindi ko masasabi kung gano'ng katibay siya kasi depende sa inyo kung paano nyo gamitin yung device and syempre depende rin dun sa nakuha nating unit. Ngayon, kung magiging interesado naman kayo sa TWS L13, meron akong link dyan sa description box kung saan nyo siya mabibili. Yan. So, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!